maingay makulay, napupuno ng mga dekorasyon o simbolo. Ganyan kung ilarawan ang jeepney, ang pinakapopular na pampublikong pampasaherong sasakyan ng mga Pilipino. Ang mga sasakyang ito ang nagbibigay buhay sa kalsada at siyang naghahatid sa milyong-milyong Pilipinong bumibiyahe papunta sa kanilang patutunguhan. Hari ng kalsada, iyan ang bansag sa mga jeepney na matagal lang parte ng buhay at kultura ng mga Pilipino. Subalit sa paglipas ng panahon, samut-saring pambansang suliranin ang tuluyang nakaapekto sa kanilang pamamayagpag. Ayon sa datos ng Land Transportation Office noong 2016, nasa 250,000 na mga jeepney ang rehistrado at 75,000 dito ay pumapasada sa Metro Manila. Nabawasan pa ang bilang na ito nang magkaroon ng pandemya sapagkat isa ang mga tsuper sa mga pinaka-naapektuhan nito. Nawalan sila ng kita dahil sa limitadong pamamasada. Dahil dito, marami ang naghikahos at nanghingi ng limos. Ngayon naman, isa pang malaking hamon ang naging taas presyo ng gasolina at diesel na naging dahilan ng malawakang pagtigil pasada ng mga jeepney driver. Dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, umaaray ang mga jeepney driver dahil nahihirapan na silang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ang karamihan ay napilitan ng magtaas ng sariling pamasahe o kaya naman ay manghingi ng voluntaryong pagbibigay ng dagdag pamasahe mula sa kanilang mga pasahero. Panawagan nila, itaas ang minimum na pasahe sa jeep at magkaroon ng fuel subsidy. Bilang tugon ng gobyerno, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtaas ng minimum na pamasahe ng jeep na naging epektibo simula Hulyo 1. Nagtaas ng 2 piso ang pamasahe sa parehas na tradisyonal at modernized na jeepney. Pag tiningnan natin sa isang banda, oo. Kasi kung halimbawa, kung nakaka 200 passenger kami per day, hindi meron kaming additional na 400 pesos na dagdag sa kita ng mga driver. Pag tiningnan mo yung kabuuan, hindi siya magbibenefits din. Lalo na kung tuloy-tuloy naman na tumataas yung presyo ng petrolyo. Sa ilalim ng Pantawid Pasada Program ng Department of Transportation, tinaasan ng gobyerno ang budget ngayon para sa target subsidies ng 6.1 billion pesos. Ayon sa kanila, nasa 180,000 na PUB drivers at operators na ang nakatanggap ng 6,500 pesos na fuel subsidy simula Hunyo 1. Ang isang malaking problema ng LTFRB ay kung saan ang galing yung datos. Datos nila yan eh. Hindi inire-respect naman natin kanilang datos. Pero pag tinignan natin sa buo, ang jeep, ang driver-operator ng jeep ay more or less nasa 800 to 900,000. Kaya kahit nasabihin ng LTFRB na nasa 89% na sila yung kanilang pamamahagi, pag tinignan mo minimal sa kabuuan. Libreng sakay naman ang naging tugon ng LTFRB sa mga commuter na nahihirapang makasakay. Dati nang inilunsad ang programang ito, ngunit mula Hunyo 16, 118 ruta na ang nagtigil sa pagbibigay ng libreng sakay. 14 na rehiyon sa bansa ang patuloy na sakop ng programang ito. Kabilang na ang National Capital Region kung saan Metro Manila ang may pinakamaraming operasyon ng naturang programa. Ang libreng sakay ng EDSA Carousel Bus naman ay patuloy rin sa operasyon hanggang Disyembre sa taong ito ayon sa Department of Transportation. Mula naman sa datos ng LTFRB, mahigit 81 milyong Pilipino ang nakikinabang sa paglulunsad ng libreng sakay lalo na sa panahon ng pandemya. Sobrang hirap ng sumakay ng mga public utility dahil nga dun sa pagbawas ng mga public transport. So, ayun naman, nabibigyan naman ng kahit papanong support na lang galing sa gobyerno yung mga libreng sakay. Malaking tulong para sa ating mga mamamayan, lalo sa lungsod Quezon. Mas marami po ang nag-aano ng libreng sakay kaysa sa, kasi laking tulong po bukod sa bawas sa budget nila, nakakatipid sila dun sa pang-araw-araw na pagbiyahe.
Sa kabila ng tila malaking tulong ng libreng sakay para sa mga commuter, nakadudulot naman ito ng problema sa mga tsuper, lalo na ng mga tradisyonal na jeepney. Dagdag pa rito, marami ang aberya na dulot ng hindi tamang pagpapasahod sa mga driver na nagseserbisyo sa ilalim ng service contracting program ng LTFRB. Noong 2017, inilunsad ng Department of Transportation ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na siyang inatasan ng pagpaplano ng programang modernisasyon ng mga jeepney sa paghahangad na baguhin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa at gawin itong mas mabisa at environmental friendly. Ngunit sa paghahangad ng ganitong progreso, tila nasasagasaan naman ng mga mahihirap na jeepney driver na walang sapat na suporta at kakayanan para makahabol sa bagong sistema. Paniniguro ng programa, mayroong karampatang suporta mula sa gobyerno ang mga magtatransisyon patungong modernisasyon. Sa kabila ng mabuting hangarin, mga mahihirap na tsuper pa rin ang sumasalo ng pasakit mula sa mga hindi maiging pag-implementa. Matupad ba ng layunin ng programa, ibig sabihin din ba ay darating ang panahon na ang lahat ng tradisyonal na jeepney ay tuluyan ng maglalaho sa mga kalsada? Palaya ko si Indayon, tapos yung totoo kong pangalan, Cornelio Baterna. Ang edad ko ay 50. Kasi 50 ko lang itong July 5. Driver ako ng jeep. Nang biyahe ko ay Project 4 Cubao. Doon ako nagda-drive. Tapos sasakay ako rito. Dito ako sa Batasan. Patungong sa jeep kong dinadala. Ilan taon na po kayong namamasahan bilang jeep driver? Yung mga 20 years masada. Anong ano? Araw-araw ganun. Ang kita, kapiranggot lang. Pag pang-umaga ako, umalis ako rito alas 5, makarating ako ron sa dinadala kong jeep mga alas 6. Garahe ako, mga alas 2. Ilang oras po kayo pumapasa sa kada araw? Mga 8 oras. Isa si Indayon sa mga tsuper ng jeepney na apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Mula sa kanyang tirahan sa Batasan Hills, Quezon City, bumibiyahe pa siya papunta sa garaheng kinaroroonan ng jeepney na kanyang pinapasada. Ben, wala kang fluid dyan, Ben, oh. Oo, kukuhan lang ako. Bago pa man magsimula ang pamamasada ni Indayon, problema agad ang sumalubong dito. Ang kanyang jeep ay nasiraan ng preno. Ay, hindi naman kabiyahe. Biyahe pa kasi. Biyahe, yan. Matapos siguraduhing handa na ang lahat, nagsimula na ang biyahe ni Indayon. Sa loob ng matagal na panahon ng pamamasada, ngayong pandemya pinaka-naapektuhan ang kabuhayan ni Indayon. Nung walang pandemya, malaki-laking kita mo eh. Tiyan, kikita ko ng 700, 800, ganun. Nung wala pang pandemya, ngayon, mababa na talaga halos kalahati ang nawala nung nagkaroon ng pandemya. Kapos talaga, kapos sa bilihin ngayon.
Kaya yung sinasabi ko sa kanila na si Papa nyo, isang bilang jeepney driver, tinataguyod ko kayo sa pag-aaral, kaya pagbutihan nyo. Nagsimula ang pagtaas ng presyo ng gasolina noong Hunyo. Bagamat nagkaroon ng ilang price rollbacks, nananatili pa rin pabago-bago at pataas-taas ang presyo ng gasolina na siyang nagpapahirap sa mga motorista. Diesel ang inihinda rito ng mga driver talaga. Sa taas na simulang ngayon tumaas ang diesel. Dati, nagko-consume lang ako rito ng mga 600 ang diesel ko. Bumaghapon na yung biyaya. Umpisa ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, mga ganun. Ngayon tumaas na, libo na talaga ang maano kong diesel. Sa kabila ng pangakong tulong pinansyal para sa mga tsuper na nakararanas ng hirap na dulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina, tila hindi nagiging sapat ang pamamahagi ng fuel subsidy dahil napakarami pa rin hindi nakatatanggap nito. At isa na nga rito si Indayon. Kahit sa nakaraang pa, dati kasi sa bayan ni Nakwan, ay naglabas sila ng 58 billion o 58 million na allow niyan para doon sa subsidiya sa panahon ng pandemic. Natapos yung kanilang bayan ni Nakwan, hindi naman natama, hindi naman nahalas naramdaman ng mga driver at mga operator sa baba. Na sa panahon na yan, ay karamihan ng mga driver na mamalimos. Kasi wala naman talaga natanggap na subsidiya. Nagkakaroon man sila ng mga ayuda nang gagaling yan doon sa mga private. O halimbawa, sa mga organization, mga taong simbahan, mga iba't ibang mga grupo na nagbibigay talaga ng tulong sa mga driver at mga operator. Pero yung lehitimo na galing mismo sa gobyerno, hindi naramdaman yun sa babae. Kasi talagang ang sa atin, ang magre-resolve ng problema ng buo, dapat katuwang estado na ano man gustuhin namin, sahanin namin sa federation, ano man yung gustuhin namin pagre-resolve, kung hindi naman tatalima din yung estado, di ang pinakasunod niyan, dapat pakilusin mo yung mamamayan laban doon sa policy at patakaran ng gobyerno. Kalagitnaan ng pasada ni Indayon, isang hindi inaasahang sitwasyon ang kanyang kinaharap. Baba kayo, ma'am? Baba kayo? Hindi, sir. Hindi. Lipat lang kayo sa kasunod, ma'am. Nasira ang preno ng kanyang minamanehong jeepney at dahil dito, natigil pansamantala ang kanyang biyahe. Kinailangan niyang bumalik sa garahe para ipaayos ang nasirang parte. Dagdag pasakit pa sa araw na ito ang paghahanap ng piyesang kailangan ng sasakyan. Sa sandaling iyon, unti-unting nawala ng pag-asa si Indayon
na makababalik pa siya sa pamamasada. Abuti na lang at tinulungan siya ng operator na kanyang pinagtatrabahuhan at binigyan siya ng piyesang kinakailangan upang maayos ang jeepney. Di nagtagal, nakapagpatuloy na siyang muli sa kanyang pamamasada. Nakabalik man sa pamamasada, malaki pa rin ang nawala sa kanyang kita dahil nataon sa rush hour ang pagkasira ng preno ng kanyang jeepney. Sa araw na iyon, ang kita ni Indayon ay halos sapat lang na pambayad sa boundary. Ito yung pera natira ng pagkumudo. 720. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Kung boundary ang boundary lumandaan, 220 lang makunta sa iyo. Mapit ang gabi at matapos ang ilang oras na pagkayod sa kalsada, napagdesisyon na ni Indayon na gumarahin na. Nansag ang hari ng kalsada, ngunit pabawas ng pabawas ang pagpapahalaga sa kanila. Silang mga hari na hirap ang dinaranas sa kalsadang matagal na nilang binabagtas. Silang nasa likod ng manibela at may hawak na kambyo, ngunit hindi makontrol ang mga pasakit na sa kanila ay pumeperwisyo. Hindi pa rito nagtatapos ang pasada ni Indayon at mga kapwa niya chipper. Hindi lamang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina ang hahamon sa kanila sa daan. Nariyan pa ang banta ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang hindi maayos na pagsasagawa ng libreng sakay, ang programa ng modernisasyon ng gobyerno, at marami pang balakid na magpapatigil sa kanilang pagtakbo. Apektado ng mga suliraning ito ang lahat, mga jeepney driver, commuter, traffic enforcers, at ang kani-kanilang mga pamilya. At sa labang ito, hindi sapat ang tapang at pagpupursigi ng simpleng mamamayang Pilipino. Kabahagi ng laban ng maayos, responsable, at maaasahang gobyerno na handang makinig sa hinaing, handang magbalangkas ng mga programang angkop bilang pangmatagalang solusyon sa mga isyong kinaharap ng bansa. Para kay Indayon, para sa Pilipino.